Hi guys, mabuhay! Matapos natin makita ang pinakamataas na waterfall sa Bohol, puntahan naman natin ang pinakamalalim at pinakamalaking cave pool dito sa Bohol. Samahan ninyo ako! Tara! Bago tayo dumiretso sa Cabagno Cave, ayan, dito muna tayo sa Anda Beach Resort, ayan, kung saan meron silang napakaganda at maputing sand, ayan, kung mapapansin ninyo, napakalinis, napakaganda ng beach dito sa Anda, na kung saan dito tayo maghahanap ng pwede natin makainan for lunch, ayan. Dahil out of stock ang seafood, ayan, nagpicture-picture na lang muna kami bago kami umalis at maghanap ng aming makakainan. So, sa napuntahan namin guys, sobrang sarap nung sizzling na in-order namin. Good for two siya pero tig-isa kaming order kaya grabe yung busog namin dito guys. And ito nga, sobrang high. Grabe, mouth-watering talaga. Kumukulo-kulo. Ayan, dahil nasa sizzling plate siya. Talagang ang init, masarap. Talagang grabe, guys. Sobrang fresh ng food nila dito. Ayan, sobrang nabusog kami. At nandito na tayo sa Cabagno Cave Pool. Ayan, so dito... magbabayad muna tayo sa entrance para sa environmental fee. Ayan. So, dito yung booth nila. And then, mula dito, lalakad lang tayo papunta doon. Ayan. Malapit na malapit lang yung lalakarin. Ayan. Papunta tayo dito sa cave pool. Ayan. Guys, grabe. Ang daming tao. And hindi namin ine-expect na ganito pala kalalim yung cave, Cabagno Cave, na kung saan... Ayan guys, akala namin meron siyang daan na pababa na parang hagdan. Yung pala, meron lang siyang nilagay na hagdan na medyo nakakatakot na kapag madulas, ayan, pwede kang mahulog. Ayan guys, nakikita niyo yung hagdan na yan. And may mga tumatalon and grabe, ang gagaling nila. Hindi sila natatakot kahit na pinakamalalim ito na cave pool sa probinsya ng Bohol. Ayan guys, kung makikita ninyo, ayan, may mga tao na sa baba. And may mga babae rin, ayan. So, antayin natin. Ayan, nakita niyo yung tumalon. May isang vlogger doon, ayan. Nagbablog siya habang tatalon siya dito sa pinakamalalim na cave pool sa buong Bohol. Ayan, guys. So, ang macho niya, guys. And mukha siyang pogi. Ayan, hinihintay namin siyang tumalon kasi nga, hinihintay namin kung babakat ba. Ayan guys, tumitingin pa siya sa akin bago siya tumalon. Charot. Feeling. Ayan guys, so sobrang... Ayan na guys, nakatalon na siya. And safe naman siyang naka, ayan, umaahon. Kala ko nahubad yung yung kanyang shorts. Ayan guys, marunong naman siya lumangoy. And nakakatuwa, di ba? Ayan guys, ang dami nilang doon. And gusto rin namin sanang tumalon, sumubok na tumalon. And... Siyempre, pinaglalabanan pa namin yung kaba dahil nga medyo mataas din talaga yung tatalunan. May mga iba dito na tumatalon, gumagamit sila ng vest, ayan, dahil nga hindi sila marunong lumangoy or medyo may takot din sila. And ito yung hagdan, ayan, no, maakyat dyan. Nakakatawa guys, yung balak namin noong una, ayan, nag-iisip na kami kung tatalon din ba kami. Pero si Dada, nagdalawang isip siya kasi nga naka-contact lenses siya. And syempre kapag tumalon siya, possible na malaglag yung contact lens niya. And ang hirap pagka bulag ka, di ba? Pag malabo masyado yung mata mo, tapos mawawalan ka ng contact lens, patay tayo dyan. Kahit hindi namin kakilala yung iba, sobrang nag-cheer pa rin kami sa mga tumatalon. And grabe yung courage na meron sila sa pagtalon sa ganito kalalim na cave pool. Ayan guys, so may ganda yung tubig niya, pero sa camera kasi, parang dahil nga madilim, ayan, parang kulay itim siya. Pero sa katotohanan, ang ganda ng color niya in person. Ayan, kapag nakita nyo, ang ganda-ganda talaga. Kaya yung paulit-ulit na tumatalon yung mga pogi dito, ayan, o diba? Hanggang dito, hinahabol tayo ng mga pogi. Charot!
Ayan, si Kuyang Vlogger, ayan, inagi-instruct siya dun sa may hawak ng camera, dun sa ilalim, ayan, dun sa baba ng cave pool, ayan, kasi nga gusto niya maganda yung kuha niya dun sa pagtalo niya dito, ayan. So, ang galing-galing niya talaga, ang pogi pa. Charot! Ang sarap-sarap niya! Eww! Ayan, matapos namin magsawa, panoorin yung mga tumatalo, nagda-dive dito sa cave pool. Ayan, napag-desisyon na namin na umuwi na. And dahil nga medyo parang na-disappoint kami dahil hindi naman kami makakatalon sa ganito kalalim. And medyo nakakatakot na cave pool. Ayan, kaya picture-picture na lang daw kami dito. Habang pabalik kami sa Lubok River Resort, ayan, grabe, sobrang ganda nung papalubog ng araw. Ayan, sobrang ganda ng kulay. Grabe, guys, sobrang, ay, grabe talaga. Kung maaanin nyo dito, parang ang sarap maglakad-lakad with holding hands, charot. Diba? Kung titignan ninyo, grabe, sobrang paggabi na, pero kahit pagod kami, na-relax kami sa ganda ng view. Dahil nga medyo na-disappoint kami dahil hindi naman kami nakapag-swimming sa Kabagnaw Cave. Ayan. So dito kami sa resort ng tinutuluyan namin nag-swimming, guys. So sobrang natuwa kami dahil ang ganda ng mga ilaw. Ayan, yung pailaw nila dito sa swimming pool nila. Ayan, may blue, may green, may red, pink. Ayan. And sobrang nakaka-relax, guys. Dahil yung tubig dito hindi siya malamig. Medyo maligam-gam siya, kaya kahit na gabi na, ayan, ang sarap pa rin ng tubig, ang sarap mag, ayan, sobrang sarap talaga magbabad, ayan, kaya naman, na-enjoy pa rin naman namin yung gabi namin para sa aming third day dito sa Bohol, ayan, kahit na medyo nakakapagod yung mga biyahe namin, ayan, sobrang, ang saya naman dahil nakapag-relax pa rin kami kahit papano, kahit gabi na dito sa tinuluyan namin, Lubok River Resort. Ayan, syempre, hindi lang ako yung nag-swimming. Ayan, hindi naman syempre magpapatalo si Dada. Floating-floating lang yung peg. Ayan, dahil nga, habang nagchichikahan kami, nagkikwentuhan, dahil nga, sobrang napagod kami sa biyahe. Pero, ayan, nagre-relax-relax kami. Sabay-sabay kaming naglusungan dito kahit na, dahil kami-kami lang naman yung mga nagsiswimming, kami lang yung mga guests na nagsiswimming dito. Ayan, yung ibang guests, yung mga foreigners, kumakain pa. Ayan, and yung iba naman nasa kanya-kanyang room, kaya solong-solo namin yung pool dito. Oo nga. At saka kalmado lang ako kasi masakit. Ay, magagal ako. Ay, niya sumigaw ng tao. Hindi, kausap ko naman kasi kayo, diba? Sa alam naman niya nandito tayo eh, kaya kalmado siya eh. Medyo, parang hindi ako sumasagot. Medyo pare. Naniwala sa akin si Marisa kasi siya hindi naman maganda doon sa takpak. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Too long, it hurts.